Kung ang usapin naman ay patungkol sa hatian ng mga ari-ariang naipundar sa pagitan ng live-in partners kung saan ang isa sa kanila o pareho silang may sabit o may asawa na, Article 148 ng Family Code of the Philippines ang mananaig ukol sa hatian at kanilang karapatan ukol sa nasabing mga ari-arian na pundar nila sa loob ng kanilang pagsasama. Ayon sa Article 148 ng nasabing batas, ang hatian ng ari-arian sa pagitan ng live-in partners kung saan ang isa sa kanila o pareho silang may sabit ay base lamang sa kanilang aktwal na kontribusyon o ambag patungkol sa pagbili o pagkuha ng nasabing ari-arian. Sa makatuwid, kapag ang isa sa mga live-in partners ay walang ambag patungkol sa pagbili o pagkuha o pagpundar ng nasabing ari-arian sa loob ng kanilang pagsasama, ay wala rin siyang matatanggap na kaukulang share o hati patungkol dito. Kapag ang isa sa mga live-in partners na may naiambag patungkol sa ari-arian na pundar sa loob ng kanilang pagsasama ay kasal na sa iba, ang share ng nasabing live-in partner ay mapapabilang sa absolute community of property o conjugal partnership niya sa kanyang legal na asawa.